dito sa video na to, mag-share ako sa inyo ng basic knowledge about sa Bitcoin. Hi guys, first time nyo ba dito and gusto nyo matutong kumita ng extra income online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay, so una sa lahat ha, hindi ako super expert sa Bitcoin. So ang ipapaliwanag ko ngayon is parang simpleng definition lang ng Bitcoin, kung paano kumita sa Bitcoin. So simple lang to, para lang to sa beginners. Kung gusto nyo ng mga mas advanced, so search lang kayo sa YouTube ng more about Bitcoin or sa Google, mag-search kayo about sa Bitcoin. So dito sa video na to, ang i-cover natin na topic is yung what is Bitcoin. Medyo saglit lang yan, parang background lang kung ano yung Bitcoin. So, paano ba kumita sa Bitcoin? Yan yung pinakamahalaga na i-discuss natin ngayon na kailangan nyo pagtunan ng pansin. Kasi dyan naman talaga kayo nagiging interesado dyan sa paano ba kumita sa Bitcoin. Syempre, pag nakita nyo tumataas yung price, yan yung gusto nyo ano, yan yung gusto nyo mangyari, kumita sa Bitcoin. So, what affects the price? So, syempre, yung price yung tinitignan nyo, dyan kayo naingaan nyo. Pero tingnan natin kung ano ba yung nagdedetermine ng price ng Bitcoin. And ano yung mga threats and risks dun sa Bitcoin mismo and sa magiging pera nyo sa Bitcoin. Okay guys, una sa lahat, ang primary goal ng Bitcoin is to be an internet money. Ito yung mga gamit sa mga exchange, sa digital currency. So, from country A to country B. So, parang mag-send ka ng money is mabilis lang, madali lang. So, ang gusto niyang goal niya talaga is mapadali yung exchange or yung mga transaction, yung mga trade. So, yun yung goal niya. Kasi guys, hindi naman talaga siya investment eh. Nagkaroon lang ng mga opportunity na pwede kang kumita dito. Pero yung totally na primary goal ng Bitcoin is investment. Hindi po, ang primary goal niya is to be an currency na gamitin pang exchange. Yun nga, nagkaroon lang ng mga parang opportunity para kumita ka dito. Okay guys, bago pala tayo magsimula, wala akong hinihikayat sa inyo mag-invest sa Bitcoin. So itong video na to is para sa information lang, para doon sa mga gusto talagang matuto na yung narinig na nila sa iba na gusto na lang pumasok dito. So, nilinaw ko guys, wala akong hinihikayat sa inyo mag-invest dito. Okay, so be careful of false information na. So, hindi po lahat ng nakukuha nyo na information is tama. So, minsan talagang nilulure lang nila kayo para mag-invest dun sa pinopromote nila na mga website. Lalo na yung mga website ng mga Ponzi scheme na tinatawag, yung saglit lang, tas after mga 1 month, magsasara na, hindi na kayo babayaran. Siyempre, pag kayo, kinausap na kayo nung pinagtatanungan nyo na ano, sabi niyan, sigurado yung January 1,000, tas December 16,000. So, yun yung parating sinasabi kasi nakakaengganya naman talaga yung ganong presyo. Kasi ikaw, hindi mo naman talaga alam eh. Ang nakita mo lang, tumaas. Pero yung overall na structure, so hindi mo alam. And dyan na lumalabas yung mga scam. Hindi ko naman sinasabing tama information ko. Hindi ko naman sinasabing hindi naman ako false information. Pero mag-ingat kayo sa lahat ng information na tinatanggap nyo. Hindi po lahat ng nakukuha nyo is dapat nyo gawin. Piliin nyo rin yung dapat nyo pulutin sa mga napapanood nyo, sa mga nababasa nyo about sa Bitcoin. Very rewarding and very risky. Pero hindi ko nilagay yung very rewarding kasi baka mas mapansin nyo. Ang gusto ko mas mapansin nyo is yung very risky. Dalawa kasi yan pag nag-invest ka sa cryptocurrency or Bitcoin. So, yung pera mo pwedeng sabihin natin tumaas ng 50% in 1 day, in 2 days, or in 1 week. So, halimbawa yung price ng Bitcoin nangalahate. Ganun din yung mangyayari doon sa pera mo. So, yung 1,000 mo, magiging 500 pesos na lang siya kung Bitcoin siya. So, ano ba yung Bitcoin? Is a cryptocurrency, digital money, internet money. So, ginagamit niya sa pang-trade, halimbawa, pang-send ng money. Mas mabilis nga naman kasi, halimbawa, yung nasa ibang bansa, tas ako nandito, mag-send lang ako sa kanya ng, halimbawa, 1 Bitcoin. So, matatanggap niya yung 1 Bitcoin less than 2 hours. So, nasa kanya na yung 1 Bitcoin. And, po-convert na lang ngayon sa pera nila. So, digital money siya yung mas madali mag-send ng ganito. Totoo naman guys, mas madali talaga mag-send ng ganito. Less yung transaction fees. So, hindi ganun kataas yung transaction fees niya. So, started 2009 and yung value na nun parang $1 lang kasi hindi pa naman siya ganong kilala and hindi pa siya ganong nagagamit. Ngayon kasi parang gamit na gamit na siya, marami nang gumagamit sa kanya sa pag-trade. Is decentralized digital currency. So, walang nakikialam, walang third party na parang pumapagitan doon sa trade nyo. Pag ikaw nag-send ka, sa inyong dalawa lang yun. Current price, $16,000. Pero guys ha, iba-iba yan. So, up and down po yan. So, minsan, tumataas ng $1,000 in 1 day or minsan $3,000 in 1 day. Pero pwede na siyang bumaba ng same price, $1,000, $3,000 or more. So, yung current price na yan, guys, paiba-iba yan. Last month, nung nag-record ako about sa Bitcoin, price nun parang $8,500. So, last month lang yan. So, ngayon, dumoble na. Pero hindi yun yung dapat yung pagtuunan ng pansin. Ang dapat yung pagtuunan ng pansin, guys, is pwede siyang tumaas ng ganun, pwede siyang bumaba ng ganun. So, hindi siya parating pataas, guys. So, ito yung price ng Bitcoin, guys. Ha. So, ito yung nagpapakita na pwede siyang tumaas ng ganyan. So, makita mo, dire-diretso yung pataas. May mga kaunting pa, pero may pataas. Pero makikita mo dito na meron din siyang parang pag-dive. So, makikita mo na December 8, $17,000 yung price niya. So, makikita mo naman na December 9, naging $13,500 na lang. So, around $3,600 yung binaba niya in 1 day. So, yun nga guys, ha. So, hindi siya parating pataas. Ha. Hindi araw-araw Pasko sa Bitcoin. Minsan, may time na pababa rin siya. Diyan po pumapasok yung risk kasi hindi nyo alam na minsan mababa rin siya, kala nyo puro pataas. So, mag-ingat po kayo dyan.
how to gain income in Bitcoin. So ito na yung parang pinaka gusto niyong malaman. Ito yung parang pinaka ano eh, yung pinaka rason kung bakit gusto niyong malaman yung Bitcoin. Kasi gusto niyong kumita dito. Hindi siya investment guys ha, first of all yung Bitcoin. Pero meron lang mga naging paraan para kumita sa Bitcoin. Okay, so una sa lahat, the only way to gain Bitcoin is through mining. So magkakaroon ka lang talaga ng parang free na Bitcoin kapag minine mo siya gamit yung mga mining rigs. So yun talaga ng mga mining rigs na yun is talagang pang mine ng Bitcoin. And hindi ka na makakalaban doon. Luging-lugi ka na. So hindi na pwede yung mga normal na laptop, computer lang. So hindi na po pwede. Dati pwede pa yun, pero ngayon hindi na siya profitable talaga. So guys, ah, malinaw ah, para makakuha ng free Bitcoin, sa mining ka lang po talaga makakuha ng free Bitcoin. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo isa-isa yan. So magkano ba ang minimum investment niya sa mining niya? Meron nag-comment doon sa comment section natin na meron siyang sariling mining rig. 100,000 po yung ginastos niya para doon. And magkano income niya? So around 9,000. Pero guys, sa Bitcoin mining kasi, nag-upgrade ka kasi dapat yan constantly. Kasi yun na yung characteristic ng Bitcoin. Mamaya, mas papaliwanag ko sa inyo yan. About sa difficulty yun. So buy and sell ng Bitcoin, so isa pang way na pag-gain ng income sa Bitcoin. So bibilin mo siya kapag mura yung presyo niya, and ibebenta mo siya kapag nagmahal yung presyo niya. So guys, kumuha na isang example kung magkano ba yung i-invest mo, magkano ba yung kikitain mo sa pagtaas pagbaba ng presyo ng Bitcoin. Okay guys, inuulit and nilinaw ko guys, wala po akong hinihikayat sa inyo mag-invest dito. Itong mga nakalagay dito, itong mga sinasabi is para doon sa mga gusto talagang makaalam and may plano na talaga. Kasi guys, very risky po to, pwedeng tumataas, pwedeng bumababa. Pakita ko ngayon sa inyo dito yung pwede nyo i-gain and pwede nyo i-loss dito sa Bitcoin. Simulan natin na. Kunwari, okay guys, so magkano ba ang minimum na pwede mong ilagay? Depende po yan sa inyo kung magkano ang gusto nyo. Magkano ba ang kikitain? So depende rin po yan sa pagtaas sa kapagbaba ng presyo ng Bitcoin. So kapag bumili ka ng 1 Bitcoin sa halagang $12,000 ang isa, so yung $100 mo is 0.008333 BTC. So yan po yung makukuha mo na Bitcoin pag bumili ka sa ganyang presyo. So halimbawa, in-stock mo lang siya, so buy and sell ka nga, magbibili ka pag mura and magbebenta ka pag mahal. So halimbawa, maganda yung presyoan, tumaas yung presyo ng Bitcoin, naging $16,000 in, yun natin yung 1 week or minsan mga 3 days, minsan gumagalaw ng ganyang kabilis yan. So yung 0.0083 mo, kapag kinonvert mo na siya cash, yung dating $100 mo, ngayon $133 na siya. So yung presyo ng Bitcoin from $12,000 to $16,000, tumaas siya ng 34%. Ganon din po yung pera na ininvest mo na $100, so 34% din po yung tinaas niya. So naging $133 na siya. Kapag binenta mo na siya or kinonvert mo na siya pabalik dun sa cash. Pero pag hindi mo pa siya kinonvert, so wala ka pa talagang kita dun. Kasi pwede pang bumaba ulit yun, so yung kita mo pwede pang mawala ulit yun. Bigyan naman natin kayo ng scenario, ito naman yung hindi natin gusto mangyari na mangyari sa pera niyo or sa investment niyo or yung sa binili niyong Bitcoin. Halimbawa, di ba bumili ka ng $100 sa halagang 12,000 na dun sa current price ng Bitcoin. So 0.0083 yung nakuha mo. Kapag bumaba yung presyo ng Bitcoin, halimbawa from 12,000 naging $9,000 na lang siya, bumaba yung presyo. So yung value ngayon ng 0.0083 mo, yung dating $100 mo, $75 na lang siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys na risky to guys. So hindi, minsan hindi nyo alam na bigla na lang siyang bababa na yung pera nyo kasamang bababa. So ganun din yun guys. Kung ilang percent yung binaba niya, yung $12,000 to $9,000, kung ilang percent yung binaba niya, ganun din yung percent ng ibababa ng pera nyo. Okay, so yun, malinaw ha. So, pag tumaas yung presyo ng Bitcoin, so kasama yung Bitcoin mo, tataas yung price. Yun, so, parang kikita ka doon. Kapag mababa yung presyo ng Bitcoin, kasama kang bababa yung presyo ng Bitcoin mo. And, yung pera mo dati, pwedeng mabawasan pa. So, guys, hindi parating maganda ang Bitcoin, ha. Minsan, mababa rin siya. Although, sa panahon kasi ngayon, medyo sumisikat siya. So, maraming nag-invest. So, dumadami yung demand. So, tumataas yung presyo ngayon. Pero, hindi natin alam kung hanggang kailan siya magtatagal na pataas yung presyo niya. So, ano naman yung trade, guys? So, meron kasi mga trading platform. Hindi pa ako magsasabi ng kahit anong trading platform niya kasi hindi pa ako gano'ng nakakapag-check niyan ng mga legit and maganda talaga. So, yung trade niya na basic lang is parang bibili ka ng Bitcoin tapos yung Bitcoin mo, ititrade mo siya sa ibang mga cryptocurrency, mga Ethereum, mga altcoin, or kung ano mang cryptocurrency. So, ititrade mo siya doon sa murang presyo ng mga cryptocurrency. Tapos, pag nagmahal yung presyo ng cryptocurrency na yun, is parang ibabalik mo siya sa Bitcoin or pwede mo na siya itrade sa ibang cryptocurrency ulit. So, yun po yung trade. Ha? So, tinitrade mo yung isang cryptocurrency to another cryptocurrency kung saan ka magiging profitable. So, hindi pa ako ganong expert dyan, guys. Actually, never ko pa na-experience yan. Pero, ganun po yun. So, faucets, guys. Actually, ayoko talagang isama yan sa how to gain income in Bitcoin. Pero, yun nga. Kasi, minsan, nagbibigay naman sila ng free na Bitcoin. So, hindi ko talaga sila makonsider na free na Bitcoin kasi in exchange nyo sa ibibigay nila na Bitcoin sa'yo, meron kang kailangan gawin minsan. So mag-view ka ng ads, sabi mo, madali lang naman mag-view ng ads, pero yung kapalit na Bitcoin nun, so maliit lang ang kapalit na Bitcoin. And minsan hindi mo pa nga siya ma-withdraw sa sobrang tagal, siguro baka abot ka na ng mga 6 months, 7 months, hindi mo pa ma-withdraw. Kasi super baba ng ano dyan, super baba yan ang bayad nila. Kung alam nyo guys yung ibang mga
yung mga site na nag-review ko ng ads. So super baba yun, 0.0001 or 0.00001 pa yung binabayad nila kada ads na tinitingnan mo. Kung i-convert mo guys yung dollars na yun doon sa Bitcoin na sinasabi niya ng mga faucet, so pareho lang po yung price nila. So parang yun din yung mga website na ganun din na nagpapa-view ng ads na super late ng bayad. Iniba lang nila yung term, ginawa lang nilang Bitcoin para mas makaano sila, mas makainganyo sila ng mga tao. Kasi yung mga tao kasi alam na hindi na talaga sila pwedeng kumita sa ganyan, yung manonood ka lang ng ads. So mahirap talaga ang kumita dyan guys sa panonood ng ads. So kayong bahala guys kung gusto nyo gawin yung faucets na yan. Or kung gusto nyo siya i-consider na income in Bitcoin. Pero ako, bahala kayo guys. So 50-50 ako dyan. Maliban lang doon sa pinakita ko sa inyong video nung Wednesday na freebitco.in. So yun kasi guys, nagawa akong mag-withdraw and wala akong in-invite. Nagawa akong mag-withdraw. So marami kasing tab na pwede mong gawin doon sa free Bitcoin nila. So pwede mo siyang paikutin, pwede mo siyang paramihin doon sa iba niyang mga business model doon sa mga tab. So may video ako about doon. So pick nyo yun sa card sa task kung di nyo pa siya manapapanood. Okay, so guys, ayun na po yung how to gain income in Bitcoin. Yung mga susunod na slide, papaliwanag natin yung about sa mining ng Bitcoin. 21 million, yan na yung total amount na mag-circulate. So, yan na yung pinaka-maximum amount. So, ngayon, parang nasa 15 million na ata tayo, 16 million na amount ng Bitcoin. So, 5 million na lang yung mamamine. So, paano ba nagkakaroon ng Bitcoin? Nagkakaroon lang ng Bitcoin is through miners. So, itong mga miners, yung mga nakikita nyo, mga Genesis Mining, or yung mga mining rig. So, mga ganun. So sila lang yung nakakapag-gain talaga ng free na Bitcoin na out of thin air, so parang ganun. So sila lang nakakapag-produce nun. So paano sila nakakapag-produce nun? Halimbawa si Computer 1, si James, nag-send siya ng Bitcoin kay Computer B, kay Tristan. Nag-send siya ng Bitcoin na. So meron yung tinatawag na transaction, yan yung sa mga blockchain. Pero syempre guys, sinulit ko guys, simpleng paliwanag lang to. Kung gusto niyo na mas detailed, so mag-search kayo ng mas detailed information about Bitcoin. Etong papaliwanag sa inyo guys, simple lang to guys, hindi to yung technical. So para lang to sa mga beginners talaga. So, nung nag-send si James ng Bitcoin kay Tristan, nagkaroon niya ng transaction. And yung transaction na yun, since ano nga to, decentralized, walang nagmamanage sa kanya. Itong mga miners, sila yung nag-handle ng mga transaction nyo. So, kapag nakapag-process sila ng isang transaction, na yun nga yung pag-send ng pera, so magkakaroon sila ng transaction fee plus yung reward. So, yung reward, yan yung parang free Bitcoin. So, yan dyan talaga nanggagaling yung mga free Bitcoin. Kaya nadadagdagan yung total number of Bitcoin. Si Bitcoin guys, meron siyang characteristic na, example lang tong numbers na to guys ha. So example, 1 Bitcoin per hour. Yan lang yung pwede mong mamine per hour na Bitcoin. So meron siyang characteristic na ganyan. So hindi niya gusto na lumagpas ka, hindi niya rin gusto na mabagal ka. So halimbawa, dalawang miner, miner A and miner B. So guys ha, ang isang transaction ng Bitcoin, isa lang po ang mag-handle yan. Hindi sila naghahati sa 1 Bitcoin. Isa lang po yung makakuha sa kanila doon sa 1 Bitcoin na yan. Hindi nila yung pinag-ahati yan. So parang ano yan, parang contest yan. So, yan, ideal yan, guys. So, dalawang computer, so, nakukuha nila yung 1 Bitcoin in 1 hour or nakatapos nila yung transaction in 1 hour. So, ideal yan, guys, para kay Bitcoin and para sa kanila. So, ito yung nangyayari sa ngayon, guys. So, dumadami yung mga miners. So, ito yung nangyayari ever since na lumabas yung Bitcoin. Padami ng padami yung miners. So, nung dumami yung mga miners, dumami yung mga competition. Merong mga miners na, halimbawa, natapos niya, nasolve niya yung transaction in 57 minutes. So, syempre guys, si Bitcoin, hindi niya gusto yan. Kasi nga gusto niya is 1 Bitcoin per hour lang. So, ano namang mangyayari kapag may nakatapos ng 57 minutes? Makukuha niya pa rin yung 1 Bitcoin na yan, yung in 57 minutes na yan. Makukuha niya 1 Bitcoin yan. Pero ang masakit dyan, si Bitcoin, dahil nga gusto niyang 1 Bitcoin per hour lang, so kapag ganyan na dumami na yung miners, after 2 weeks guys, si Bitcoin, magkakaroon siya ng Bitcoin difficulty increase. So yun yung parang nagpapahirap. So parang pinapahirap niya yung pag-solve dun sa puzzle na, kasi guys, kada transaction may puzzle yan na sinosolve ng mga miners. Kasi nga, syempre, 1 lang yung winner, 1 lang yung makakuha ng parang free Bitcoin. So meron niyang puzzle, so paunahan sila mag-solve dun sa puzzle. So ang gagawin ni Bitcoin is parang mag-increase siya ng Bitcoin difficulty para itong number of miners na to, itong apat na miners na to, ang average time ng pag-solve nila ng mga puzzle or yun sa mga transaction is 1 Bitcoin per hour lang. So, yan yung characteristic ni Bitcoin na maganda and pangit din kasi mas umaano siya, mas dumadami yung competition, mas umihirap din siya kasi constant lang siya. So, guys, doon sa Genesis Mining video about sa cloud mining, ito yung part na mahalaga na nakalimutan kong i-discuss sa inyo na Bitcoin difficulty increases over time. So, wag muna kayo mag-invest doon. Gagawa ko ng follow-up video about sa Genesis Mining. Okay, so meron pa isang example. Baka mas maintindihan nyo. Baka kasi medyo mas malabo pa to. So, halimbawa naman, ito yung puzzle. Kasi nga guys, ang transaction, meron yung puzzle. Kasi nga, 1 lang ang makakuha or 1 lang ang mananalo doon sa free na Bitcoin. So, halimbawa, si day 1, miner A and B. So, 1 BTC per hour lang ang characteristic ng Bitcoin. Na example number lang yan. So, halimbawa itong puzzle, na-solve nila ng 1 hour. So, happy-happy. So, tama lang eh. 1 Bitcoin per hour. So, masaya si Bitcoin. Paano naman si day 2? So, nadagdagan na isang competition. So, tatlo na yung miner. So,
Eh, yung isang ano, yung isang miner na, halimbawa si Miner C, kasi mas dumadami yung nag-solve ng puzzle, minsan may mauunang makapag-solve dyan. Eh si Miner C, 57 minutes lang niya nakuha, di ba hindi yan gusto ni Bitcoin? Kasi niya, gusto niya 1 Bitcoin per hour. Eh 57 minutes lang siya. Okay lang yan, day 3, day 4, day 5. So after 2 weeks, guys, kapag si Bitcoin, yun nga yung sa last week, mabilis na na-solve kasi marami na yung nagsosolve ng puzzle. So si Bitcoin, i-increase niya yung difficulty niya. So makita mo yung puzzle, di ba? Medyo simple lang. Eh dahil nga mabilis na natatapos, 57 minutes lang, gagawin niya is i-increase niya yung difficulty. So yung parang puzzle niya, hihirapan niya rin, guys. So kahit apat sila na miners na nagmamine or yung humahan nagsosolve ng puzzle, medyo hihirap na. And ang target niya ni Bitcoin is 1 Bitcoin per hour. So, dapat masolve na itong Bitcoin na to in 1 hour. Paano naman kung sumobra naman yung hirap or sumobra increase ng difficulty ni Bitcoin? So, after 2 weeks naman, kung halimbawa ang nasosolve nila yung puzzle in, halimbawa, 1 and a half hour na or 1 hour and 10 minutes na, si Bitcoin, bababaan niya naman yung difficulty niya. Pwedeng ibalik niya dito. So, parang bababaan niya yung difficulty niya para bumalik sa 1 Bitcoin per hour. Okay, so yun na, yun po yung pagmamine ng Bitcoin. Medyo simple lang yung in-explain ko and siguro hindi siya accurate, so baka may mga nasabi rin ako hindi tama. Pero yun yung pinakasimpleng naisip ko na pwede nyo maintindihan, guys. So yun po yung pagmamine ng Bitcoin. Ha. Kahit sa katutak na miner siya, 1 Bitcoin per hour. Or sabi natin 24 Bitcoins per day lang. So hindi siya habang dumadami yung miners, dumadami rin yung Bitcoin na mamine. So hindi po ganun. So constant lang po yung mamamine na Bitcoin per hour and per day. So, Bitcoin price, guys. Kaya kayo nag-invest sa Bitcoin and kaya nyo gusto mag-invest sa Bitcoin. Kasi nga dahil sa balita na from $8,000 last month, naging $16,000 na ngayon. So, yun yung number one. So, ano ba yung nakaka-apekto sa price? Dapat nyo malaman to, guys. So, una, supply and demand. Yan yung parang pinaka-basic nyan. Mas maraming supply, bababa yung price ng Bitcoin. Mas maraming naman yung demand or mas maraming gusto ng Bitcoin, so tataas naman yung price nya ng ganun. So, guys, ito napakahalaga nito. News media plays a great role in this one. Mas maraming nagbabalita tungkol kay Bitcoin sa social media, sa internet, sa YouTube, sa mga Facebook. So, mas kumakalat yun tungkol sa Bitcoin, mas maraming nakakalam sa kanya. And, syempre, mas maraming nakakalam sa kanya, mas maraming ngayon yung gusto magkaroon ng Bitcoin. So, yung demand ng Bitcoin, so tumataas. Kaya mapapansin nyo ngayong itong year na to, talagang pataas siya. Ibig sabihin, itong year na to talagang maraming nakalam sa kanya, maraming nagkaroon ng gusto sa kanya, gusto magkaroon ng Bitcoin. So, kaya siya tumaas ng tumaas. Although, guys, hindi ako financial expert, so nililinaw ko yan. So, baka meron pang ibang dahilan. Pero yun yung nakikita ko, yung demand talaga. And dahil nga doon sa kumalat ng mga news and yung mga social media na nagpahalat sa Bitcoin. Okay, so one more thing. More companies accept it, the more it becomes usable, equals more demand. So, more companies accept it, ibig sabihin yung mga mas magagamit mo siya sa pang-araw-araw na kabubuhay mo. Kapag yung mga shopping online, guys, pag tumatanggap na sila ng Bitcoin as payment, ibig sabihin mas naging dumadami yung gamit ng Bitcoin. Ibig sabihin, mas tataas pa yung demand yan kasi magagamit mo siya almost everywhere. Pero sa ngayon, guys, sa Pilipinas, wala pa halos tumatanggap ng Bitcoin as parang payment. Okay, so one more example ng yung bakit tumataas yung price ng Bitcoin based sa demand and supply. So itong example na to, halimbawa isang lugar lang yan. So sa isang lugar na yung 1 Bitcoin lang, and halimbawa ang price ng 1 Bitcoin is 1,000 pesos. So at that time, so ayos lang, so masaya ang buhay nila. So itong nasa kaliwa, ito yung mga nag-hold. Ito yung mga yung karamihan sa inyo na gusto mag-hold and mag-buy and sell. So ito yung nasa kaliwa, itong tao na to. So meron siyang 0.4 Bitcoin and ang worth nun is 400 pesos. So yung nasa kanan naman yung sabihin natin na ideal na parang goal mismo ni Bitcoin na maging parang trading currency siya or parang internet money, na yung dalawa na to, ginagamit nila sa everyday life nila, ginagamit nila pang bilhin ng mga ganito, or pwede rin day-to-day trader sila na araw-araw, nag-exchange sila. So umikot yung pera sa kanila and tama lang yung supply sa kanila na 0.3, 0.3, and 0.4 Bitcoin. So, 1 Bitcoin overall sa isang lugar, limited supply. So, kumbaga, perfect. So, bakit tumataas yung price ng Bitcoin? Siyempre, nagkaroon ng mga news, social media, marami nakaalam sa Bitcoin. So, marami ngayon yung gusto na ngayon magkaroon ng Bitcoin, marami na ngayon yung gusto gumamit ng Bitcoin. Eh, si Bitcoin nga, so guys, so limited supply siya. Napakahalaga ng word na limited supply na yan. So, hindi na siya pwede mag-produce more than 1 Bitcoin sa isang area. Kunwari lang, guys, ha? So, ang gagawin ni Bitcoin para makater niya yung mga ang bagong dating or yung more demand na dumating, tataas ngayon yung presyo niya para makita niya pa rin to dun sa amount ng Bitcoin na meron lang. Kasi nga guys, limited supply, napahalaga niya yung limited supply na yan. So, alam mo, may dumagdag na bagong gustong mag-hold lang, yung mag-buy and sell, so bumili lang siya ng 0.10 Bitcoin na 200 pesos yung parang worth niya. Ito naman yung dati nag-hold na 0.4 na BTC na nag-hold siya na dati ang worth nung binili niya is 400 pesos lang. So, nag-decide siya magbenta kasi kumita na nga siya si Tomas yung price. So, magkano yung nagbenta siya ng 0.15 BTC?
sa mga exchange platform. So, yung pera niya ngayon is 500 pesos pa rin. Ibig sabihin, kumita na siya ng pera dahil nga nakapagbenta na siya. And yung value ng Bitcoin niya na 0.25 BTC na ngayon, 500 pesos na, mas malaki pa rin doon sa dati. So, panalo pa rin siya dyan. So, dito naman tayo sa kanan. So, etong dalawa na to, syempre, yan yung day-to-day trader lang. So, wala silang problema dyan. So, nagtitrade sila, continuous yung galaw ng Bitcoin nila, tumaas yung presyo ng Bitcoin. So, itong 300 pesos pala, guys, yan yung parang kailangan nila everyday. So, yan yung parang everyday kailangan nila ng 300 pesos para mabuhay sila kasama ng Bitcoin. So, yan, 300 pesos. And dahil nga tumami yung gumagamit, 300 pesos pa rin yung kailangan nila everyday. Nakukuha pa rin nila. Mas maliit na lang yung Bitcoin na kailangan nila kasi nga tumaas yung price. So, yun, guys, ito yung parang isa sa mga pinaka-napakahalagang factor kung bakit tumataas at bumababa yung presyo ng Bitcoin na dumadami yung demand, mas dumadami yung gumagamit sa kanya. Eh, since limited lang naman yung supply ng Bitcoin, so hindi na siya pwedeng dumami more than 1, kunwari ah, tataas na lang yung presyo niya para ma-accommodate niya lahat ng gustong gumamit ng Bitcoin. Halimbawa, si Kuya ayaw niya na mag-invest sa Bitcoin kasi hindi siya ganong kumikita kasi stable na eh, so perfect na. So magbebenta na nga siya ng Bitcoin. So syempre, mas marami na ngayon yung supply kaysa sa demand, so mag-adjust ulit ng presyo si Bitcoin na from 2,000, so bababa na ulit siya ng presyo niya. Siguro mga 1.7 na lang per Bitcoin. Okay, so pag may nakausap ko itong sa Bitcoin, lagi nalang sabihin niya sa inyo to, invest what you can afford to lose. So, lagi nalang sabihin yan, lagi niyong mababasa yan. So, ano bang ibig sabihin yan? So, ano ba yung mga pera na ano yung afford niyo to lose and ano ba yung mga hindi niyo afford to lose? So, eto, nagbigay ko ng mga example. So, retirement fund. So, halimbawa, 1 million. So, retirement fund mo. So, hindi yan, ano ha, hindi mo afford to lose yan. Or depende sa'yo kung super yaman ka naman na milyones ka. So, pwede mong malo siya. Pero kung yung normal na tao ka lang, tas retirement fund, ilalagay mo lahat sa Bitcoin, huwag nyo pong gagawin yan. Buong salary mo, halimbawa, isang buong salary mo, 20,000, ilagay mo lahat sa Bitcoin, huwag nyo rin pong gagawin yan. Pangkain nyo ng pamilya nyo, baka yung 1,000-2,000 na budget mo isang linggo, pinang-invest mo sa Bitcoin, akala mo, kasi tumataas siya everyday, so akala mo, tataas din yung pera. So, huwag nyo rin pong gagawin yun. So, ano ba yung mga afford to lose mo? Christmas bonus, yung natira, halimbawa, nag-shopping ka na, tapos ka na mag-shopping. So, yung natira dyan, so yun, pwede mo na pang-invest. Pero depende yan sa pangangailangan nyo, guys, ha? Yung tira sa sweldo nyo, so nabawas nyo lahat ng gas ninyo, na budget ninyo. And meron ka lang tira na pwede mong invest na kaya mo namang mawala. So, yun guys. So, yun yung mga afford to lose mo. Okay guys, so magbigay tayo ng dalawang scenario. Retirement fund na lang yung unahin natin guys. So, kunwari meron kang 100,000 na retirement fund. Kunwari lang guys, and sabi natin may kaya ka lang. So, 100,000, in-invest mo lahat sa Bitcoin. So, buo, wala kang tira 100,000 kasi nga pataas yung presyo kala mo. Eh, biglang bumaba. Sabihin na natin, naging 90% less na yung price ng Bitcoin. So, yung 100,000 mo, 10,000 na lang. So, imagine yung itsura mo niyan, guys. 90,000 yung nawala sa'yo. Siguro, guys, nakahiga ka na lang sa kama mo. Depressed ka na. Hindi mo alam yung gagawin mo. So, hindi ka na makakain. So, hindi mo alam yung direction ng buhay mo. So, ganun yung mangyari, guys, kapag Bitcoin nyo is bumaba ng super yung presyo. Super baba. So, paano naman pag nag-invest ka lang, what you can afford to lose, sabihin mo lang yan, sayang, dapat pala, invest ko na lahat. So, sayang, nagkamali ako doon. Dapat pala, dinoble ko yung invest ko. So, ganun lang. So, nakapagsalita ka pa. So, kinabukasan. So, nagsisisi ka lang. Iniisip mo pa rin. Pero, ayun, napapaganong ka na lang. Sayang, sana in-invest ko lahat. So, sana dinagdaga investment ko. Pero, normal pa rin yung buhay mo, guys. So, move on lang. Pero, pag in-invest mo lahat, wala kang tinira. So, hindi mo na alam yung gagawin. Okay, so, ito yung types of wallet, ha. Pero, ang most convenient wallet is yung coins.ph. Kasi nga, maano mo siya sa mga 7-Eleven. So, hindi ako binabayaran coins.ph dito. Pero ito yung most convenient talaga. Although, hindi sila yung pinakamaganda sa presyo na exchange, pero ito yung most convenient. Kasi, anytime, pwede kang mag-withdraw sa mga Cebuana, kung saan-saan man, meron din sila mga option para sa ATM machine eh. Meron pang iba, yung hardware wallet, yung mga USB wallet. So, meron pang mga ganyan. And paper wallet. So, meron din mga paraan para makapag-produce ka ng wallet mo ng Bitcoin. Piniprint yan sa papel. So, ganun po yung ibang mga klase pa ng wallet. Pero, ang most convenient is coins.ph. Kung wala pa kayong wallet ng coins.ph, meron akong video dyan. So, merong card sa taas kung wala pa kayong wallet sa coins.ph. So, ano ba yung mga threats sa Bitcoin? So, ano ba yung mga mangyayari na magiging malaki yung epekto doon sa price ng Bitcoin na maraming pwedeng bumaba ng sobra or pwedeng tumaas din ng sobra? So, kapag nagamit sa masama, yan yung pinaka-iniwasan lang kahit anong lugar or country sa mundo na kapag nagamit sa masama, delikado na yung Bitcoin na yun. Pwedeng, so, susunod dyan is pwedeng regulations na. So, parang si Bitcoin walang nagkocontrol sa kanya, pero syempre, kung saang lugar ka man nakatira, pwede sila mag-imply ng mga regulations regarding sa pag-transact sa Bitcoin. So, yan yung parang mga danger niya kapag nagamit siya sa masama. Yan yung number one yan kapag nagamit siya sa masama. So, hacks guys, mag-ingat kayo dyan sa hacks na yan. Hindi na-hack yung Bitcoin wallet mo mismo, pero ang na-hack dyan is yung mga trading platform, yung mga nag-store ka ng Bitcoin doon para may pang-trade mo. So, yun guys, minsan yung mga account doon or minsan yung mga site mismo is na-hack.
nasama yung pera mong Bitcoin. So, guys, so yung mag-ingat kayo sa mga ganun. Napakahalaga na i-on yung mga two-factor identification, yung mga magte-text pa sa inyo bago kayo makapag-login. So, gawin nyo yun, guys, napakahalaga nun. Hindi to haka-haka lang tong hacks na to, guys. So, nangyari na to, guys. So, mag-search kayo sa internet ng mga history ng mga na-hack na mga site na. O, guys, bago ka pala magsimula sa pag-invest ng Bitcoin or bago ka sumabak sa cryptocurrency, si BSP ng Pilipinas, so, meron siyang official statement. So, i-google nyo na lang. So, Google circular number 944 BSP. So, ito yung parang official statement ng BSP natin regarding sa cryptocurrency. Mahalaga na, basahin nyo po ito. Okay, so yun po itong video na to. Kung nagustuhan nyo po yung video, please click the like button. Ito guys, so like button. And kung gusto nyo pa pong makita ng ganitong mga klaseng video, mga extra income online, anything about the internet, click nyo lang po yung subscribe button and yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. Thank you for watching, guys.